so blessed na nandyan po kayo. Or if mapunta pa lang po kayo, huwag na po kayo magdalawang isip. Pumunta na po kayo on-site. Yan. And let's not forget to interact. Diba ate, mag-comment yan. Sila. Lalo na pag Thursday, yung mga wires natin, sa keyboard wires keyboard natin, active na active. Yes. Ayan, and we would like to invite you sa ating mga activities that are happening throughout the week, starting with our prayer gatherings. Yan, every Tuesday sa ating page, 7 p.m. and every Fridays. Ayan, ang ating Fridays naman po, this is a prayer room na ginaganap po sa ating Zoom meeting. Ayan, pwede po kayo mag-join in dito every 5 to 6 p.m. and meron po tayo mga intercessors that will pray for you. Lalo na ate, if you want a one-on-one session, no? Ayan, if medyo nahihiya kayo dun sa prayer gathering sa atin every Tuesdays, no worries because we are a church that is built with prayer. Ayan, kaya we are inviting you to join every Friday, 5 p.m. Ayan, and meron din tayong Thursday Night Live! Yes, CNL! Yan, every kailan ba yun? Every 7 p.m. live and on-site po tayo dito sa YMCA Manila 7th floor. Kaya ayan, sa mga malalapit lang po dito every Thursday night, whether after school, yeah, after work. Yes! Punta na po kayo because very, ano ba yung mga na-feel mo ate pag nandito ka on-site? Yan, pag on-site ng Thursday, napaka-intimate. Yes! Di ba? Intimate ng feeling, ang refreshing ba? Oo. Parang ikaw, fresh. Wow! Parang ikaw rin ate. Thank you, nanay mo. Ito yung freshness na dinadala ng Lord. The countenance. Oo, thank you, Lord. Kaya, if gusto nyo ma-experience yung freshness na sinasabi namin ni ate, no? Pumunta na po kayo dito on-site. Ayan, we are inviting you to join. And, ayan, meron din po tayo Student Center. Open na po ang ating church starting 12 p.m. Thursday din po ito. And actually po, kahit mga working professionals, pwede po kayo mag-stay dito. Lalo na if you are just looking for a place na pwede po kayo mag-stay or yung free space, no? Actually, libre po ang ating Student Center and meron tayong mga board games. Pwede kayo gumawa ng group activities dito. So you are really welcome. So just come and join because meron po tayong Friend of the Day. Ayun. So we are inviting you to join and ano pa po ba yung meron sa atin sa kids? Yan, meron tayo every, Pebbles Online every 9:30 a.m. And meron din tayo on-site. Yan, yes. Yung Pebbles natin, mamayang 10 o'clock, meron na tayo. Yung may mga kids dyan. Kung gusto nyo, bata pa lang sila, founded na sila sa Word of the Lord. Yan, ikulong. Ay, mali. Dalhin natin sila sa Pebbles. Yes. And yung mga little kids po, ano na nakikita natin dito, sabi nga ni Jesus, let the little kids come to me. No? Let the little children come to me. So, hayaan po natin yung mga bata na lumapit sa Lord and learn from the Lord as young as them, no? And let's plant seeds on them as early as young. So, ayan, meron din po tayo cell groups. Cell group happening every day. Yan, yung mga schedule natin. So, if you want to join a cell group, type nyo lang sa comment section, I want to join a cell group now. Wow, yes. Yan. Kasi ano ba yung cell group na to? Ayan, so yung cell group para siyang accountability group. Yes. Yan. Nakakatuwa to kasi minsan, di ba, kapag may mga damdaming ka na mahirap ilabas, tapos feeling mo, burden na burden ka na, tapos makikita mo, mas toxic pa pala yung problems ng iba, dun mo marirealize na, Lord, bless pa pala ako. Yes. Tsaka ito rin yung, yung time na makakapagpalakasan kayo with other church, friends. True. 100% certified. Pero true. Proven po talaga yun, no? That's why we are really inviting you to join a cell group now. Because we don't want you to miss out on any of these. Kaya mag-comment na po kayo or if you are here on site, you may just tap any volunteers, no? Para makapag-communicate po tayo and makapag-coordinate po tayo. Ayan. And as we start this Sunday worship celebration, may we all stand up? Ayan, tayo po tayo. We are inviting everyone to stand up and fill this place with worship now because we believe that the Lord has won the victory. Amen! We believe that the Lord has won the victory. Amen! Yes, and He has a promise for us. Amen! So, this time, let's fill this place with worship. Yun, hello! Good morning, everyone! Come on, let's
continue to worship and let's start to worship with the praise and let's sing it, sing this, sing praises to the Lord right now. Hallelujah. Come on, let's go. Sa buhay ko, ang
halimbawa araw ng pag-isip ko. Dahil nadarama ang gasong pagsinta na bawat araw nakapiling ka. Pangako, pangako mo ay naririto. Pangako, pangako mo'y magpapatuloy. Pangako, pangako mo di magbabago. Di magbabago, di magbabago. Susunod sa bawat araw ko, sa salita mo, O Diyos. Pagmamahal mong lubos ay nahayag at nakulit dito sa buhay ko. Ang kapatan mo ang nakita ko sa bawat araw ng pag-ising ko. Dahil nadarama ang kasong pagsinta, sa Hebrews 13 verse 8. Si Jesus ay siya pa rin ang kahapon, ngayon, bukas, at magpakailanman. Yes. Come on, can you give God a clap of praise? Yes, Lord. Thank you, Jesus. Yung Panginoon na nagpagaling dati, na nakasulat sa Bible, is the same God
we are worshiping and praising right now. The one who provided food for the 5,000 is the God that we are serving right now. And the only one who conquered death, the only one who rose up again, is the God that we have right now. Kaya Panginoon, wala kang katulad. Wala kang katulad. And as we worship Him this morning, let's continue to remind ourselves na Lord, oo nga, wala kang katulad. Walang papantay sa'yo, walang hihigit sa'yo. Ikaw lang, Panginoon. Kaya no matter what situation you are in right now, remember that. Remember who your God is. Hallelujah, Jesus. Diyos,
Hebrews 13:15 says, "Through Him, therefore, let us constantly and at all times offer up to God a sacrifice of praise, which is the fruit of lips that thankfully acknowledge and confess and glorify His name." Alam niyo kung bakit sacrifice of praise? Even though you're not feeling, you know, okay, di mo dama na gusto mo magpuri sa Panginoon, nahihirapan ka sa sitwasyon mo, and you know, kanina ang pinapakita sa akin ng Lord na word, shaken. I don't know who among you is being shaken right now. You're being shaken na parang alam mo yon, pag sinabing shaken, gumagalaw, pwede kang matumba, pwede kang mabuwal, pwede kang bumigay, pwede kang masaktan. But you know what? You are standing on holy ground. You are standing on solid foundation. Yung una nating kinanta, grabe. Yung kinanta ni JJ kanina, yung pangako. Pangako ng Panginoon noon, ngayon at pagpakilanman, it never changes. You can always stand on it, on those promises. Yung nagbigay sa iyo ng pangako, yung naloko sa iyo, yung binibigay mo yung tiwala mo sa pera mo, sa kakayanan mo, sa kayamanan mo, or probably kung ano man yung meron ka ngayon, it will not last forever. But the word of the Lord will last for eternity. And that's something that you can hold on to for eternity. Hallelujah! Hallelujah! Kaya pwede ba, kung meron man dito shaken, can we just sing that portion once again? Yung wala kang katulad. Wala nang hihigit sa Kanya. We can always hold on to God's promises. We can always hold on to His presence. At instead of you being shaken, imbis na shake ka, saan ka hahawak? Sa salita niya at sa presensya niya. Babad lang tayo. Can we sing that portion once again? For the last time, let's sing that song once again with deep conviction. Sinabi, ikaw ang Diyos. Pag sinabi mong Diyos, siya bahala sa'yo. He's got you. Hindi kanya pababayaan, hindi kanya iiwan, and He has great and mighty plans for you. Alam nyo, hinihiling lang niya. Let's make Him our God. Let's obey Him. Pag lumakad tayo, ayon dun sa kalooban niya, you will see how everything will fall into its place according to His perfect plan and will. Kaya Panginoon, anuman ang sitwasyon namin ngayon, we may be shaken right now. May mga pinagdadaanan, or minsan Panginoon, kahit na ang tagal na ng pinagsamahan natin, may mga times Panginoon na para kami nagdududa, natatakot, nagiging anxious. Bumabalik kami Panginoon dun sa doubts namin and fears. But Father, thank you for reminding us this morning. Wala kang katulad. Ikaw ang Diyos. Mula noon, ngayon at magpakailanman, lahat ng salita mo mapapanghawakan namin. Lahat ng pangako mo, Panginoon, mapapanghawakan namin. Kaya Lord, salamat! 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 Let's give Him thanks! Let's give Him praise! Hallelujah! Woo-hoo! Hallelujah! 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 Thank you! Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, God the Father. And all these things we pray in Jesus' mighty name. Everybody says, woo! Grabe, walang katulad ang Lord.
Pwede ba yung joy overflowing i-share mo sa mga kasama mo ngayon? You may not know everybody. Mas maganda kung di mo kilala. Ayan. Give them a handshake, a pat on the back, a high five. Ayan, fist bump. Ayan, whatever it is. Ayan. Share the love of the Lord. Woohoo! Hallelujah. Hallelujah. God is so good. For those watching online, we welcome you home. And you are here for a reason. God loves you. Amen. And His presence is with you right now. Whatever joy we are feeling here, we are praying na kayo din nararamdaman nyo ang kapayapaan at kasaganahan at yung kasiyahan na meron ng bawat isa dito ngayon. Hallelujah! Hallelujah! It's the same God who is here, who is also with you right now. Woohoo! Sarap magpure sa Panginoon! Hallelujah! God is so good! So good! Alright, pasensya na po. Mamaya na ulit yung ibang kwentuhan. Woohoo! Grabe, hindi mapakiwahiwalay eh. Yan. Let's continue to have sharing in a bit. Let's go back to our seats and prepare our hearts for worship. Yan. There's still more that the Lord is about to do and about to say and impart today. Hallelujah! Amen! Sige po, balik na tayo sa ating mga upuan. Let's continue to worship. Representatives of God, we welcome you home! Welcome home! Kaya yan, dahil home mo, may kwarto ka dito, may upuan ka dito, a seat is saved for you with your name on it. Yes, Lord na yung nag-open yan. Niyan, wala, ano yan, lahat tayo, Kayla, Anivek, Josh, Kuya Juni, lahat. No one will be left behind. Yes, tama, tama. Okay, so further announcements. Ayan na. Ilang link? 1 week na lang. Ha? One week na lang. Last week na November. Okay. Yan, tapos next week, ano na? December! Woo! Anong meron pag December? Lechon? Birthday ni Jesus! Birthday ni Jesus! Yan, tama. Christmas season, ayan, yes. Alam naman po natin, dito sa ating bansa, pero simula September pa lang, yes. Pinaghahandaan na natin ang Christmas season. Yes. And as well as ang traffic. Yes! Tama, yan ang nakaka-relate yung mga tao. But still, you know, we are, nakakapunta tayo sa school, nakakapunta tayo sa church, sa work, safely, kahit ba traffic. Ayan, dahil nga ang busiest season talaga ng mga Pinoy, ang Berman. Yes. Tama? But syempre, Ate, we believe, no, kahit sa mga traffic na yun, maraming tinuturo si Lord. Yes. Meron akong kilalang isang kuya na on the way to his work, nakikinig siya ng devotion niya sa Bible app habang nagda-drive. Sino kaya yun? Sino ba? Oo, sino kaya yun? Ako hindi ko pinalala. Oo, pero good example yun si kuya. So, alam kaya siguro may purpose kung bakit traffic, para yes, makinig. Oo, makinig. Yes. May extra time tayo for the yes. Lord. Or kaya mag-praise kay Lord, makinig ka lang ng yes, praise. Kaya talagang we believe, Ate, no, na we find time and we make time yes. for the Lord. Tama. Yan, speaking of December, ayan, December 15, mark your calendars. That's already Sunday. That's a Sunday. Ayan, yes. ang ating Christmas celebration. That would be here on YMCA 8th floor. Saan? Yes. 8th floor. Ayan. Mag-elevator po natin. Akit lang po tayo. Just like maghahagdan lang tayo ng very light. Oh, para ma-exercise tayo. Yes. Para pag-akit natin, ready na tayo mag-praise kay Jesus. Pag-akit naman natin, meron naman tayong bread. Oh, yes. Oh, may yes. coffee naman tayo. Siyempre. Hindi mo wala. Yun.
sabay tayo na ayos. So, just like what we did po sa ating anniversary, no, if na-excite po kayo doon, yes, if na-experience niyo po yung masayang time doon sa ating anniversary, no, once again, we are inviting you to invite your families, friends, loved ones, classmates, workmates, lahat na i-invite nyo. Kapitbahay. Oo, invite, yes, natin lahat na during December 15 because we will be having our Christmas party dito po sa ating church. Ayan. Yes. Ayan. Okay. Ano pang meron pag December? Ay, wala lang pala sa December. Oh. Yun na yun. Pero ate, ano, if meron pong mga tinatouch si Lord, yes, tama, na to give, to extend your blessings, na if overflowing po yung blessings nyo, no, and the Lord is touching you, or actually kahit hindi overflowing eh, but if the Lord is really telling you to obey Him, why not? Yes. Because it doesn't matter kung what amount, kung ano man, yes, yan. Basta, yes, if the Lord is actually pushing you to give it, give, yes, it. And God, diba, looks at our heart. No? Yes. Hindi naman kung ano yung, it's quality over quantity. Yes, diba? Tama. So, ayan, let's obey the Lord if kung ano man po yung sinasabi niya sa atin. No? And you may reach out to your cell leaders or sa ating mga volunteers, sa ating mga pastors, if the Lord is prompting you to extend your blessings po para dito sa ating Christmas celebration. And you can also indicate it sa inyong mga offering na if gusto nyo po na for the Christmas po ito, paki-indicate na lang, yes, po. Ayan. Yan. Kahit ba, kahit sino dito, kung dito ka man on-site, yes, kahit sino naman dito pwede mong i-approach. Yes, yes. Actually, kahit po if mga food or for, mm-hmm, the kids or anything talaga, yes, po that the Lord is really prompting you. Yes, yes, it is really welcome, no? Ayan. Okay, next natin ang para sa Aldersgate Empowering Conference. Yes, that will be on January 2 to 4, 2025. Yes. Yan, first month of next year, may event agad tayo. Yan po ang, thank you, Lord. Yes. Grabe. Ang ating band is invited to Praise and Worship, yes, Team. Praise, yan. Yes, kasama pong ating mga dancers doon. So, we are really inviting everyone to join. No? And let's witness kung paano ba tayo aapak sa glory ng Lord, yes, di ba? Saan ba to? Gaganapin po ito sa Baguio Crown Legacy Hotel for 6,000 pesos. Sorry, medyo naglaga ko. Ayan. Tayo nag-connect. Oh. Yan yung po, ang registration fee is 6,000 pesos up until December 15. Yes. So, pag nag-December 16 na, nagbalak po kayo, price increase na po to 6,500. And pagdating naman mismo sa on-site, that would be 7,000 na. Yes. Kaya ngayon pa lang, maganda na syempre na mag-register na. Kung kanina po kayo lalapit sa mga pastors po natin, mas maganda ko kaya sa ating cell leaders. Yes, cell leaders. Yes. Kaya we are really inviting you to join a cell group now. Kaya yung 6,000, again po, yung 6,000 na yan, I know it's a bit much, but that is already your accommodation and also your food. Yes. Breakfast, lunch, and dinner. Kaya, yes, sulit naman. Aside, oo, from sulit na yung 6,000 sa stay mo sa Baguio, nasa Baguio ka na, oo, ngayon makakasama ka pa sa conference na for sure nagagalaw si Lord. Doon. Of course! Yes. We are really expecting from the Lord, no, dito po sa ating conference. And hindi lang tayo mabubusog physically, but most especially spiritually, yes, no? Spiritually. Kaya let's be expectant sa Lord and let's ask now na! Or if nagtatanong po tayo, let's add this to our prayers na, Lord, do you want me to go? Yes. Diba? I-add na po natin ito. And kung medyo also nag-aalangan ka pa, why not ask for a prayer, diba? Yes. Baka naman mamaya yung alanganin na ikaw lang yan, pero pinupush ka na talaga dito. Oo, and we don't know, no, kung ano ba talaga yung plano ng Lord, yes, for us, no? Tama. Because He has greater plans, yes, for us. His ways are higher than our ways and His thoughts are higher than our thoughts. So let's not be limited sa mga, yes, nakikita lang po natin, no? But instead, let's learn to really trust on His promise, yes, no? As we have sung earlier. Kaya ayan, we would like to call our Pastor Julbert for the message today. Yes? Parang mas gusto ko yung intro last week ni Berna. Joke lang. Alright. Sige. Some additional announcements, mga kapatid. Kagaya na nabanggit, ano, yung Aldersgate Conference in Baguio happening on January 2 to 4. You are all invited. Kaya lang, yun nga, may registration fee, 6,000 pesos. Pero parang gasolina lang yan. May price increase.
after ng December 15. Ayan. Kaya before December 15th, if you're decided to join us, go to Baguio, sabihan niyo lang po kami so we can send you the registration form, and then maipasa natin kaagad 'yon before December 15. Okay? Ayan. And then also next Sunday, Advent Sunday na po tayo on December 1st. That's on Sunday. Kaya we're preparing for our Christmas activities, not just the Christmas program happening on December 15, but there will be other Christmas activities, particularly yung simbang gabi po natin. Ayan. Kaya December 16 hanggang December 24, magkakaroon tayo ng simbang gabi, pero online lang. Ayan. Wala po tayong face-to-face na meeting para doon. Lahat ng simbang gabi will be purely online. And it will be at 5:30 in the morning. Okay? Ayan. Doon po sa ating Facebook page. Doon po natin gagawin yon. Kaya, antabayanan nyo po yung mga announcements regarding that. And then, yung mga sunod-sunod na Sundays, beginning December 1st, and then 8, and then 15, and then 22, puro Advent Sundays na po yun. So, everything that we will be talking about starting December 1st will be about Christmas, will be about the birth of our Lord and Savior Jesus Christ. Okay, sige. Can you please join me in prayer? Our Lord, Heavenly Father, we come before you this morning thanking you for all the things that you're doing in our lives. Maraming salamat po, Panginoon. And Father, we thank you for showing up today. And we believe, Lord God, there are a lot of blessings in store for every one of us, Panginoon, hidden in your word. Kaya, Panginoon, help us, Lord God, to really understand and take in your word for us today. And that it will be our guide, it will be our fuel, Panginoon, para lalo kami mag-apoy para sa inyo. In Jesus' name this we pray, amen, amen. Okay. Today, mga kapatid, I will be giving you the final installment of our sermon series, Hello Lord, Thank You. Ayan. So, panghuli na po ito. Three-part sermon, trilogy ito eh. Kaya ito na yung panghuli doon sa sermon series po natin. Pero nitong mga nakaraang ilang araw, in fact, parang more than a week na yata, meron ako mga nakita on social media, mga spoof nung title nung pelikula where our title was taken. And I'm very sure many of you can relate to this, spoof titles. Ayan. Hello, sweldo. Goodbye. May nakaka-relate. Ayan, okay. Ayan. Wala pang katapusan, ubus na. Ayan. Eto, kapatid ng hello, sweldo, goodbye. Hello, bills again. Ayan, okay. Nakaka-relate. Ayan. Eto, paborito to ng ilan sa atin. Palagay ko, paborito to ng ilan. Hello, love. Bili mo ko shoes. Yeah, okay. Ako, konti lang nag-react. Hindi makarelate yung lahat. Oo nga. Sariling pera ba? Yeah. Pero ipagpapaalam pa rin sa misis, ha? Pwede ba akong bumili? Okay. Sige. And alam ko, marami pa rin kayo mga nakita on social media. Napaka-creative talaga ng mga Pilipino, ano? Ayan. Kung ano yung sikat, yun yung ano, talagang, ang tawag doon, hina-highlight, talagang ginagawan talaga ng paraan. Okay, so going back to our sermon series, mga kapatid, since this is the last installment, i-review muna natin, briefly, yung naunang dalawang Sundays po natin. And the first Sunday,
which was the other Sunday, we talked about always remembering that the Lord has been good to us, is always good to us, and let us always remember everything that He has done for us. And isa sa mga verses that we highlighted during that time was Psalm 103 verse 2, where it says, "Let all that I am praise the Lord. May I never forget the good things He has done for me." In another version, ang sinabi doon, "Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits." Ayan, talagang ano yon? It's one thing to remember the Lord at one point in your life, and it's another thing to always remember what the Lord has done. Ayan. And actually, it's a very encouraging word, mga kapatid, kasi you know, whenever you go through trials, whenever you go through some not-so-good situations in your life, kapag naaalala mo yung blessing ng Lord, syempre para bang gumagaan ang pakiramdam mo, it encourages you, it strengthens your faith. Ayan. So that's what we talked about the other Sunday. And last Sunday, ang pinag-usapan naman po natin, yung mga ill effects, bad effects ng complaining. Kaya instead of complaining, let's be grateful. Let's keep in mind that we need to be thankful to the Lord. Instead of not reaping the good benefits of thankfulness, and ang i-reap natin yung mga bad benefits meron bang bad na benefits? I don't think so. Mga bad effects. Ayan, bad effects ng complaining, grumbling. Ayan, kailangan mag-focus tayo sa pasasalamat natin sa Panginoon. And one of those verses that we highlighted last week was taken in 1 Thessalonians 5, 16 to 18. Sabi dito, always be joyful. Sabi nyo nga, joyful. Yan. Never stop praying. Be thankful in all circumstances, for this is God's will for you who belong to Christ Jesus. So today, to cap our three-week series, mga kapatid, ang pag-uusapan naman natin ngayong araw na ito ay yung benefits of gratefulness. Gratefulness or gratitude or thankfulness. Ano ba ang maidudulot nito para sa atin? Kasi there are times, to me, para sa akin ito, parang there are times na parang ang iniisip ko, ang kadalasan na nagbe-benefit lang when somebody shows gratitude is the one who is receiving the gratitude, or the one who did something, pagkatapos nagpapasalamat yung tao na nakatanggap ng mabuti, parang hina-highlight mo yung buhay niya, yung goodness niya, yung kabutihan niya sa buhay mo. So in effect, it's the in this regard, it's God who is reaping the benefit. Kasi nga, nag-glorify natin siya, nabibigyan natin siya ng karangalan, napapapurihan natin siya when we show gratitude to our Lord. Pero, there's also an effect doon sa buhay ng mga tao na nagbibigay ng gratitude, sa mga tao na nagpapasalamat sa ating Panginoon. Kaya today, yun yung gusto kong i-highlight sa atin, mga kapatid. Na tumanggap na nga tayo ng blessing sa Lord, pagkatapos, pag nagpasalamat pa tayo sa Kanya, meron pa siyang ibibigay sa atin. Meron pang ibobonus sa buhay natin, mga kapatid. Kaya, you know, hindi tayo dapat maging matipid sa pagpapasalamat sa Panginoon. Amen? Amen. It's always important na lagi tayo nagpapasalamat sa Panginoon no matter what. Kahit na sabihin na natin na napakasimple naman yan, napakaliit na bagay lang yan, pero showing gratitude will always be to our advantage. It will always be helpful para sa atin. Magkakaroon ng benefits sa buhay natin. Kaya nga, I want to highlight several things about the power of being grateful to God. Let's proceed to that part. Unang bagay, mga kapatid, when we show gratitude, it helps us see God at work in our lives. Kasi yung complaining, yung grumbling, it clouds our sight. Natatakpan. Nagkakaroon tayo ng tampo, nagkakaroon tayo ng galit,
At dahil galit tayo, para bang hindi natin makita kung ano yung mabuting ginagawa ng Panginoon sa buhay natin. Hello? Parang gutom lang yan. At diba, pag gutom ka, mainit ang ulo mo, so kahit magaganda yung sabihin ng ibang mga tao tungkol sa'yo, dahil nararamdaman mo yung gutom, tapos iniisip mo, lalo nang nag-iisip tungkol sa gutom, para bang hindi mo na appreciate yung mga sinasabi ng ibang mga tao o yung ginagawa ng ibang mga tao sa'yo kasi your focus is on the grumbling of your stomach. Ganon din mga kapatid, when your heart, your mind is clouded with anger, with bitterness, with sadness, hindi mo na-appreciate kung ano yung ginagawa ng Panginoon sa buhay mo eh. Pero when your heart is full of gratitude, it clears your mind from all these hindrances and nakikita mo lalo kung ano yung beauty ng ginagawa ng Panginoon sa buhay mo. Hello? Hello? Di ba? Para bang it gives you a different and a better perspective in life. It shows you na meron palang magandang binibigay ang Panginoon. So na-highlight yun. Kaya aside from receiving the goodness of God, lalong nagiging glaring para sa iyo kasi nga nakikita mo, it's so clear para sa iyo. Di ba pag ang salamin malabo, meron dumi, ang hirap makakita, pero linisin mo, parang wow, ang ganda yung headlight ng kotse mo, ganun din, you know. Kaya kailangan mga kapatid, alisin natin yung mga bagay na nakakapagpalabo sa paningin natin sa Panginoon, and let us keep on showing and expressing our gratitude to our God. Mayroong kapangyarihan ito sa buhay natin. Romans 8, verse 21, the Bible tells us this, and we know that God causes everything to work together for the good of those who love God and are called according to His purpose for them. This verse is started with the phrase, and we know. Alam natin. Kaya nga lang yun nga, when your mind is clouded with other things, hindi mo na determine yung goodness ng Panginoon. Kaya we need to have things clear in our mind. And ang isang nakakapagpalinaw sa buhay natin, sa puso natin, ay ang pagpapasalamat. Kasi na-focus yung attention mo doon sa ginagawa ng Panginoon sa buhay mo. At nawawala yung attention mo doon sa hindi magagandang bagay. Doon sa mga nararamdaman mo na hindi tama. Kaya nga, let's always push ourselves to be grateful to our God. It's not natural for people to show gratitude. Kaya nga, di ba, tayo, tinuturuan natin, mga bata pa lang, tinuturuan na natin, merong mga sabi, what's the magic word? Yung gano'n. Yeah, please and thank you. Yeah. So tinuturo natin yon hanggang sa makasanayan ng bata. Na yun yung laging sinasabi niya. Please, before the person does something to him or her. And then pagkatapos gumawa ng mabuting bagay, o say thank you. Yung gano'n. Tinuturo natin yun eh. So we also need to train ourselves. We also need to accustomize ourselves to show gratefulness, to show gratitude to our God. Kaya sanayin natin yung sarili natin. Kaya when you wake up in the morning, umaga pa lang, pagkagising mo pa lang, sanayin mo na kaagad yung isipan mo, dapat magpasalamat ako sa Panginoon. Wala pa nangyayari, at least feeling mo wala pa nangyayari, magpasalamat ka na kaagad sa Panginoon. Pero yun nga lang eh, yung magising ka pa lang sa umaga, napakalaking blessing na yon. Amen? Di ba? Kaya nga, pagkagising mo pa lang, the first thought that should come to your mind is thankfulness to our God. Lord, salamat po. Ginising mo ako. Salamat, Lord. Yan. Kaya ka nagising ng late. Yan. Na-late ka sa trabaho, na-late ka sa school. Kasi siguro may ibang dahilan, pero kahit late ka, at least nagising ka pa rin. Magpasalamat ka pa rin sa Panginoon. Lord, salamat po kahit late ako. Nagising pa rin ako. Hallelujah. Amen? Amen? Amen.
So that's the first thing. Kailangan makita natin sa sarili natin na we're seeing things clearly. Lalo na God at work in our lives. Kaya lalo natin siya ma-appreciate. The second thing, mga kapatid, of the power of being grateful to God is that it enables us to be more obedient to God. Kasi nga, dahil na-appreciate mo kung yung ginagawa ng Panginoon sa buhay mo, nakikita mo na gumagawa siya para sa kapakanan mo, in return, yung heart mo, para bang nagiging mas malambot at nagiging mas masunurin sa Panginoon. Have you noticed this? Halimbawa, you did something good to a person. May binigay ka, o kaya may ginawa ka as a favor para sa kanya. Napapansin nyo ba, yung taong ginawan mo ng pabor, bumabait sa'yo? Hello? Tama ba ako mali? Ano yun? Normal yun. Normal yun. Pag hindi nagpakita na appreciation yun, yun hindi normal yun. May problema yun. Pero madalas, mga kapatid, yung taong ginawan mo ng mabuti, tapos kapag naramdaman niya, nakita niya, oy, ginawan niya ako ng mabuti, oy, ginawan niya ako ng pabor, mapapansin mo, babait yan sa'yo. Kaya may sabihin ka, minsan ano yun, susunod yan. Anak mo, asawa mo, kaibigan mo, ganun. Salamat oh, ginawa mo ko ng ano ah. Oo nga, pero may kailangan sana ako. Ano yun? Sige, sabi mo. Di ba? Magkakaroon ngayon ng openness yung tao na gawin ko ano yung hinihilig mo sana sa kanya. The same principle applies to our relationship with God. Na kapag na-appreciate natin kung ano yung ginagawa ng Panginoon at talagang nagiging malinaw sa atin na mabuti ang Diyos sa buhay natin, talagang ano, lalo tayo nagiging obedient sa Kanya. Lalo lumalambot ang puso natin sa ating Panginoon, which is good. Kasi many times in the Bible, ang sinasabi sa atin, if you love me, you obey my commands. So nakakatulong sa atin yon to be obedient to the Lord even more. Hindi nagiging matigas ang puso natin sa Panginoon. Sometimes, parang feeling natin ini-stretch tayo ng Lord. Pero dahil na-highlight sa atin yung kabutihan ng Panginoon, kahit na nai-stretch tayo, merong point na sasabihin natin, okay lang, alam ko naman na ano eh, meron akong tatanggapin galing kay Lord. Kasi mabait siya, kasi mabuti siya. So, you will still obey Him. You will still follow Him. Kahit na feeling mo, medyo nai-stretch ka. So, it will help you, it will help us to be more faithful to our God. Kaya nga, I want us to really train ourselves to be grateful to our Lord. Not just to other people, but more so to our God. I think it was the other day, a few days back, na nakapanood ako ng isang reel. Hindi ko napanood yung mismong yung bout. Lumaban si John Jones. UFC. Sino familiar? Yeah. Huh? Si Ate Del, talaga nanonood kayo? Na UFC? Wow. Alright. And then, yung napanood kong reel, he was thanking God. He was highlighting Jesus doon sa interview sa kanya after the bout, after the game. Kaya parang syempre sasabihin natin eh kasi nanalo naman siya eh. Pero you know, kahit na sabihin na natin na natalo ka or kung ano man yung nangyari sa iyo, pero kapag nasa puso mo that you really want to thank God and that you're really highlighting God in your life, no matter what happens, you will show your appreciation to Him. Kahit na ano mangyari, magpapasalamat ka sa Kanya. Kaya parang it tells you na talagang lahat ng pagkakataon, gamitin natin para pasalamatan natin ang Panginoon. And when we do that, mga kapatid, mapapansin mo yung sarili mo.
talagang you're really following God. You're becoming more obedient. You're becoming more faithful to Him. Yeah. Kaya yung mga, yung laging nakasimangot, umagang-umaga pa lang, nakasimangot na kaagad, salubong ng kilay, pagpasok ng trabaho, para bang, problema na naman, ay, mga ganyan. Mapapansin ninyo, ang tigas ng puso ng mga yan. Hello? Tama ba ako? Napapansin nyo ba yon? Ang tigas ng puso ng mga yan. Mahirap pasunurin yan. Matigas ang puso eh. Pero yung taong umaga pa lang, appreciative na sa ginagawa ng Panginoon, ay, grabe. That person will hardly say no. Instead, ang pwedeng lumabas sa bibig niya, well, that's difficult, pero I'll do my best. At least I will try. Yung mga tipong ganyan. Kaya, you'll become more obedient to our God. So that's the second point. The third point is this. The power of being grateful to God releases us from anxiety and worry. Hello? Diba, parang, oy, my life has been full of troubles and problems. Sino ba, sabihin na natin, sino ba naman ang hindi? Sino ba naman ang walang problema? Lahat tayo may problema. Pero we react differently. Kahit sabihin na natin, pare-pareho tayo yung pinagdadaanan, people react differently. And some people become more anxious than the others. They become more worried than the others. Yung iba talagang courageous, medyo malakas ang loob, matapang na hinaharap yung mga problema. Pero aminin natin, may mga tao na talagang konting bagay lang, talagang rattled na, medyo talagang aligaga na, hindi na mapakali. Anxious na, worried na, and that could lead to even more serious situations like depression. So, eto na ngayon, kapag nagiging grateful tayo, mga kapatid, nakikita natin yung goodness ng Panginoon sa buhay natin, alam niyo, lumuluwag ang pakiramdam natin, nagiging malinaw yung paningin natin sa goodness ng Panginoon, na nangyayari tuloy, lalo tayong nagiging panatag, nawawala yung kaba natin. Hello? Nawawala yung takot natin. Nawawala yung mga pangamba natin. Kasi nagkakaroon ka ngayon ng kaisipan, I know the Lord will be good always. Kagaya nung kinanta natin kanina. Di ba? Sa lahat ng panahon. Walang katulad ng Panginoon. He will always be good. He will always stay the same. Kaya yung fear mo, nawawala ngayon. Yung anxiety mo, nawawala na ngayon. Napapalitan na ng iba. Philippians 4, verse 6. Sabi niya dito, don't worry about anything. So, describe yung problem, worrying. So instead of worrying, sabi niya, nagsuggest si Paul, instead, pray about everything. And then he went on to describe ano yung dapat mo ipag-pray. Dalawang parts yung prayer na binanggit niya dito. Tell God what you need, that's number one. Sabi mo sa Lord kung ano yung kailangan mo. Pero sundan mo, ano yung susunod mo? And thank Him for all He has done. Alam niyo, napaka-importante nung pangalawang bahagi. Thank Him for all He has done. Kasi it gives you a positive perspective. The best perspective. Meron kang pangangailangan. Sige, sabihin mo kay Lord. Pero aside from telling Him kung ano yung kailangan mo, you also tell God, Lord, I thank you kasi yung mga nakaraang mga ilang araw, may ginawa ka, naging maganda, naging blessing. Lord, no isang taon, may ginawa ka, naging maganda, naging blessing. Ikaw mismo, nare-remind ka, boy, teka, may goodness na ginawa ang Panginoon sa akin. Meron siyang blessing na binigay sa akin. Kaya yung mga prayer requests mo, nawawala ngayon yung kaba mo na baka may mangyari hindi maganda, baka hindi maging maayos. Kasi naaalala mo ngayon eh. Naaalala mo yung goodness ng Panginoon nung nakaraan. Ay, kayang-kaya, yan lang. Dati nga, ginawa ng Lord dito eh. Hello? Kaya yung anxiety nawawala. Tingnan mo yung katabi mo. Mukha bang kabado yan?
And in fact, yung pagkakaroon ng worry, yung pagkakaroon ng anxiety, it's not really helpful para sa atin. You know why? Lalo na sa mga estudyante, pag masyado kang kinakabahan, you're worrisome. Bakit worrisome? Bakit ba worrisome yung English na? Dapat worry more. Yeah. Yeah. Pag worrisome ka, minsan it leads you na yung mga pinag-aralan mo, nakakalimutan mo na may mental block ka. Kasi napangigbabawa na ng takot eh. Sa halip na makapag-perform ka na maayos because you worry too much, ang naiisip mo yung, nako, baka bumagsak ako, yan. Kakaisip mo ng gano'n, yun talaga mangyayari sa'yo. Hello? Pwede mangyayari sa'yo yun. Kaya, being grateful to our God eliminates that. Nawawala yun. Kaya, there's really a benefit in thanking the Lord our God. Amen? Amen? Kasunod nito, mga kapatid, kapatid actually nitong Philippians 4:6. It brings contentment and peace. Nawawala yung anxiety, nawawala yung worry, nawawala yung fear. At napapalitan ito ng contentment and peace sa puso mo. God will not leave you blank. God will put in something that will benefit you. Put in your heart. Kaya nga, yung kanina, Philippians 4:6, ituloy natin, yung verse 7, etong sinasabi niya, then you will experience God's peace. Wow! When you pray, and then you tell God what you need, and then you follow it with gratitude, you thank God for all that He has done, ang susunod, sabi dito, then you will experience God's peace, which exceeds anything we can understand. In another translation, another version, ang tawag dito, the peace that passes all understanding. Yung people will be wondering, how come you look so calm? Dapat kinakabahan ka, dapat natatakot ka, kasi malaking bagay yung nasa harap mo. Pero you have that peace in your heart, ikaw mismo hindi mo ma-explain. Alam mo may problema ka. Hello? Pero dahil nandoon yung eyes mo fixed on God, fixed on the goodness of God in your life, instead of being overcome with fear and anxiety, you are now enveloped with the peace that passes all understanding. Nawala ba yung problema? Pwedeng hindi. Pwedeng nandoon pa rin yung problem. Pero panatag ka pa rin. Kaya nga ito, tandaan ninyo mga kapatid. Problema na nga po, problemahin mo pa, lalaki lang yun. Mas gusto nyo ba yun? Kaya yung problema, hayaan natin problema yan. Gagawa natin ang solusyon yan. Pagpe-pray natin yan. Papayagan natin ang Panginoong kumilos yan. Pero wag mo nang palakihin yung problema. Panatagin mo ang kalooban mo. Be enveloped with peace, contentment, with pure joy from the Lord. I'm going ahead of myself. Pero you know, let your heart be calm. And that's what being grateful brings to us. Talagang tinutulungan niya tayo. Ayos to. Kayang-kaya ng Lord ito. Kaya ikaw, makakatulog ka talaga ng mahimbing. Hello? Hindi ka magkakaroon ng sleepless nights. Okay lang yun na pupuyat ka dahil may trabaho ka, dahil may ginagawa ka. Pero hindi ka makatulog dahil namomroblema ka, kakaisip mo doon sa problema, hindi maganda yun. Hello? Hindi makakatulong yun. Health mo, hindi beneficial sa health mo yun. Emotionally, hindi rin makakatulong. Kaya ano mas gugustuhin mo? Di ba? Ano mas pipiliin mo? Ako, pipiliin ko, I want to be filled with the peace from God para makakatulog ako ng mahimbing, hindi malalagay sa peligro yung health ko, tapos makakapag-isip pa ako ng maayos,
Kasi I'm at peace. My heart and my mind is clear. Eh kapag full of worry ang isip mo, hindi ka makakapag-isip na maayos eh. Kung ano nang papasok sa isip mo, mga unwanted thoughts. Kaya nga, guard yourself from those unwanted thoughts. Be filled with the peace of God. Amen? Yeah? Sa halip na makita mo, Lord, naniniwala ako may gagawin ka. Ikaw, dahil aligaga ka, kung ano-ano iisipin mo, ano, mangutang na lang kaya ako kaya ano. Yung mga mag-iisip ka na ng mga ganun eh. O ay yung tipong, ano lang kaya, mag-resign na lang kaya ako. Maghiwalay na lang kaya kami. Yung mga hindi magaganda na ipapasok sa isip mo, kasi nga clouded yung mind mo. But when your heart is at peace, then makakapag-decide ka na maayos. Makakapag-isip ka na maayos. Are you clear? Am I clear pala? Sorry. Am I clear? Ayan. Okay. So, dahil meron peace, definitely, meron ding joy. Yeah. Sampata. Wala nag-react? Walang mga dishwashers dito? Ay, oo nga. Napanood yun ba yung TNL last Thursday? Yeah. Oh. Pero yun, ano? Dahil nga, hindi clouded yung heart mo, dahil walang worry, dahil meron kang peace, definitely, ang kasunod doon, meron joy. Meron kaligayahan. Masaya ka. Hello? Eh, ayoko naman na, biro mo, araw-araw na ginawa ng Diyos, malungkot ka, nakasimangot ka. Alam nyo, ang ngiti, nakakapagpaganda. Kahit wala kang makeup, dahil nakangiti ka, ang ganda mo. Hello? Kaya yung mga hindi marunong umiti, ay, kahit ang kapal ng makeup niyan, hindi makukuha. Pero may ibang dating kapag alam mo yung tao filled with joy, especially the joy that comes from God. Joy will not come from any other thing. It will not come from material things. Joy, as in pure joy, comes only from God. Ang Diyos lang ang magbibigay niyan sa buhay natin. Kaya nga, when your heart is full of joy, para bang, wow, okay na okay ito, you know? You're still upbeat, you're still vibrant, energetic ka pa rin, kasi meron kang joy eh. Kahit sabihin na natin na, yeah, totoo, may problema ka. Hindi naman mawawala yun. Sinong tao walang problema? Lahat meron. Pero, ang difference mo, may peace ka, may joy ka. Hello? Kaya ako pipiliin ko na yun. I will be grateful to my God. I will show gratitude to the Lord. Every time, kahit na ano pa mangyari, talaga magpapasalamat ako sa Lord because I want to be filled with joy. Ayoko masira ang araw ko. Kaya isipin nyo na lang yun, para bang umagang-umaga, sira na kaagad ang araw mo. Pero you know what? Hindi dahil sa circumstances yon. It's because that's your choice. And I encourage you, mga kapatid, choose to be joyful. So be grateful to our God. Pasalamatan natin ang Panginoon natin. Amen? Amen? Yeah, nakasakay ka. Kahit sabihin mong kakarag-karag yung nasakyan mo, eh magpasalamat kami, nasakyan ka. Ibig sabihin rin lang noon, may pamasahe ka. Kaya magpasalamat ka, may pamasahe ka. Hello? Alam niyo, isa pang source ng ano, ng ungratefulness, yung ano, may inggit ka sa puso mo. Kaya huwag ka maiinggit. Bang tipong, ba naman yan? Ako, naka-jeep lang, buti pa sila, naka-UV Express, yung mga ganyan. Yeah.
okay lang yun. Huwag kang maingit doon. Ang sabi nga nila, ang Rolex at ang Casio, pareho lang nagbabasa ng oras yan. Kaya kahit na ano parelo mo, okay lang yan. Yung iPhone, tsaka yung... Ano mo pwede kong i-compare doon? Ha? Hindi, sige, iPhone na rin lang. Yung iPhone 16, tsaka yung iPhone 7, pareho lang, makakabasa ka pa rin ng messages dyan. Makakapag-social media ka pa rin dyan. Ayoko i-compare sa ibang brand eh, baka mamaya. Di ba? Kaya whatever you have, be grateful to God. Lord, salamat po. Lord, salamat na nandito ako. Salamat, Lord, dahil may kasama ako. Lord, salamat, nakakakain ako. Lord, salamat na birthday ko pero meron akong nakakain. Kahit simple, pero may pagkain. Salamat pa rin, Lord. Kaya, yung mga ganung tao, simpleng bagay ang saya-saya. Kaya mas magandang tingnan yung ganun. Amen ba? Amen. Kesa naman sa ang dami-dami na nga niyang mga material things na tinatanggap, tas wala pang gratitude sa heart niya, walang makakasatisfy doon sa tao na yon. Kaya it's better to have that gratitude in your heart because simple things will always give you joy in your life. And syempre, aside from that, eto, I think this is a more serious thing. The power of being grateful frees us from the grip of Satan. Kasi sometimes, when we are not grateful to God, and when we choose not to appreciate the things that God gives us, Satan can whisper things to us that will continue to dig us into a deeper pit. Mas malalim na hukay, mga kapatid. Yung discontentment, yung anger, yung bitterness, palalim ka ng palalim doon. Yung self-pity, palalim ka ng palalim doon. Until mapansin mo na lang yung sarili mo, you are already imprisoned. Nahihirapan ka na makawala. But when you start showing gratitude to God, when you start telling God, Lord, thank you for all these things. Lord, thank you kahit na simple. Salamat po, Panginoon. Unti-unti mapapansin mo yung sarili mo, you are being liberated from those things that used to enslave you. Kaya lalo kang magiging malaya, lalo kang magiging masaya. It will free you from the grip of Satan. You know, there are people na possessed ng demonic spirits, na demonized. Marami sa kanila, nangyari yung mga ganon, not because they got themselves involved in witchcraft or things like that. Marami sa kanila nagkaroon ng ganong experiences kasi they chose to be bitter. They chose to be angry. They chose to be overcome with negative emotions na parabang para sa kanila yun na yung kalagayan nila and minamaximize ng kalaban yon. Doon ka nila tatalunin. Lalo ka nilang hihilahin, mga kapatid. Kaya instead of enslaving yourself in all these things, piliin mo na mapalaya ka. Piliin mo na maging masaya ka. Pero mo, kumakanta ka ng ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Pero kinakanta mo lang sa nguso, pero hindi mo nararamdaman sa puso.
ang hirap ng ganoon. Eh, pero yun ninyo, kanina I had a wonderful time worshiping the Lord. Ganun din ba kayo? I hope talagang ganun ang lahat sa atin, ano? Pero, you know, mapapansin nyo eh. The way you worship, iba. Kasi puno ka ng Panginoon sa buhay mo. Pero kapag meron kang bitterness, may anger ka, merong mga hindi magaganda nangunguna sa isip mo, sa puso mo, ano eh, you will not be able to worship the way you should worship. Ang bigat. Pwede kang magtaas ng kamay, pero nakikitaas ka lang ng kamay. Kasi nakikita mo, nagtataas sila ng kamay, ako rin. It will not be natural. But more often than not, you don't want to do anything. You don't want to worship. Sinabihan lang kasi tayo ni Julia kanina, ni Kayla kanina, let's all stand and let's worship the Lord. Ikaw naman, tayo ka rin kasi sinabihan tayo. Tapos naka-livestream pa tayo, makikita ka ng ibang mga tao, ba't may nakaupo doon? Eh, tatayo ka na rin kasi nakakahiya naman. Pero other than that, mga kapatid, you will not feel like you want to worship. You will not feel like you have that energy, you have that excitement to worship the Lord. Kasi nga, puno ng ano eh, puno ng bitterness eh. Enslaved ka. Pero kapag liberated ka, pinalaya ka ng Panginoon, dahil you keep on thanking God, you keep really on thanking the Lord, kahit na ano pa. Mapapansin mo yung sarili mo, talagang hindi pa nagsisimula yung kanta, ano ka na, pumapalakpa ka na. Kahit sabihin mo, wala ka sa tono, wapakils yun. Okay lang sa'yo. Kasi nga, para sa'yo, wow, I feel this joy in my heart. I feel the Holy Spirit at work in my life. Kaya iba. Pag pinalaya ka ng Panginoon, amen? Amen? Hey. Huwag na lang, baka mamaya. May sumamapalob sa akin. Huwag niyo sabihin nagpaparinig ako ha, pero parang gano'n na nga. Ang lapit-lapit mo na nga lang dito, hindi ka pa makapunta. Di ba? Ang address natin, Manila. Ikaw, nasa Manila ka rin eh. Tapos di ka makapunta. Ang tawag doon, may problema. Kaya ang ano, I mean, yeah. Kasi, all scripture is God-breathed and is useful for teaching, for correcting, for rebuking, and for training in righteousness. Yeah, I'm rebuking you. Pero alam niyo yun, para bang, may problema to. Kaya hindi nakakapunta eh. May problema. Kadalasan ang problema, puso niya. Ang problema, espiritu niya. Tali siya. Hello? Merong pabigat na nakadagan sa kanya. Kaya ano eh, walang ano. Ibang, alam mo, linggo ng umaga, kailangan mong gumising para makapag-church ka. Sabado, magpupuyat ka. Walang kapararakan. Gets nyo ba yung ibig sabihin doon? Gigising ka, alas gis. Ay, late na ako, di na lang ako pupunta.
ay walang kotse, ayokong pumunta. Ay umambon, di ako pupunta. Ay umaraw, ay maaraw, di ako pupunta. Walang, hindi makontento. Kasi nga, in bondage eh. Hello, gets niyo ako? In bondage. Ang makakapagpalaya lang sa Kanya, yung talagang purihin niya ang Panginoon, pasalamatan niya ang Panginoon. Makita niya yung sarili niya, talagang overcome by gratitude, overcome by the goodness of God. Talagang ano yun, nahahighlight talaga sa isip mo yun. Kaya kapag ganun, bagyo na pumupunta ka pa rin. Bahana, pumupunta ka pa rin. Hello? Para bang hindi ka maghahanap ng dahilan eh. Hahanap ka ng paraan. Para ano? Buti sana kung totoo. Sensya na, Pastor. Di ako nakapunta kasi sakit ulo ko eh. Oh, okay. Sige. Pero, Linggo ng hapon, magpo-post. Oh, kala ko masakit ang ulo. Linggo ng hapon, oh, may post. Gets niyo ako. Yung mga nasaktan, magsabi ng amen. Okay. May problema eh. Sige, next point na. Pero I cannot be a pastor if I cannot rebuke and correct you. If all I will say here will be limited to the things that you want to hear. I cannot be a pastor. Pag ganun lang lagi ang sasabihin ko. There are times people need correcting, people need rebuking. Kaya pansinin ninyo, yung mga taong grateful kay God, kahit pagdating sa offering, maluwag ang kamay niyan. Sabado pa lang, nakatabi na yung offering niyan. Linggo bago umuwi, kumukuha na ng envelope, manghihingi na yan. Pay nga pong envelope para next week. Tas Linggo, dadali na dito yan. Are you getting me? Hindi mabigat ang damdamin yan kahit pagdating sa offering. Parang ano eh. Tight na nga, nakikipag-bargain pa kay Lord eh. Lord, pwede ba ano na lang? 5% na lang? May inflation eh. Pati si Lord, idadamay mo sa inflation. Well, nag-price increase, yung mga ganyan. Pero kapag ano ah, grateful ka kay God, yung heart mo puno ng peace, puno ng joy, pagkatapos,
lalo kang nagiging obedient sa Panginoon, wala pang offering time, parang gusto mo nang pumunta sa harap. Asan yung offering box? Bakit wala pa? Tagal naman. Bibigay mo na eh. Sige, next point. The power of being grateful to God opens us to a greater experience of God's glory. Personal experience, mga kapatid, that when your heart is really full of joy and gratitude, you're really thankful to God, you become more receptive to the work of God. You become more receptive to the move of God. And then, your heart becomes more desirous to encounter Him. Your heart becomes more desirous to really get an experience of Him. Kasi nga, para bang your heart will not be content doon sa kung ano yung ginagawa o nangyayari na sa buhay mo with regards to your relationship with the Lord. You will want more. You will want to go deeper. You will want to be more intimate with God. Yes. Buti pa siya nakikipag-interact. Amen. Parang you move from merely asking God for material benefits. Tapos, the more you become grateful, mapapansin mo yung sarili mo, nag-iiba na. Yung desire mo na dati puro material benefits lang, ngayon, napupunta ngayon doon sa spiritual things. Napupunta ngayon doon sa presence of God. Para bang nagiging unmindful ka na ngayon doon sa mga material things. And in fact, mga kapatid, if you know what I'm talking about, mapapansin ninyo na you're no longer or you very seldom pray for material things. Hindi na yun ang prayer request mo. Ang nagiging prayer request mo na ngayon, Lord, I want more of you. I want to experience you. Napupunta doon. Kasi, alam mo na eh, confident ka eh. Nagtitiwala ka sa Panginoon. Yung material things, alam mo, maliwanag sa puso mo, ibibigay ng Lord yun. Dahil puno ka na ng confidence sa Panginoon, faith sa Kanya, kaya parang hindi mo na masyadong pinoproblema, hindi mo na masyadong iniisip. Minsan sumasagi sa isipan mo, pero alam mo, Lord, Ikaw ang bahala dito. Basta ako, ito ang gusto ko. I want you. Kaya yung life verse namin, Matthew 6:33, seek first the kingdom of God. Sa Tagalog, pagharian ka ng Diyos. Kumbaga, if I can say it in my own language, my own words, kasi ginamit sa Tagalog, pag sumakitan mo eh. Yun talagang, best effort na talagang ibibigay mo na gusto mo, si Lord lang. Si Lord ang gusto mo. Yung mapangunahan ka ng Panginoon, ma-experience mo siya. Ibang, you get a taste of heaven here on earth. Yun na yung nagiging desire ng heart mo na it totally changes you. Totally changes you. Na ngayon, parang ang contentment mo,
nandoon sa kapag nagkaroon ka ng fresh encounter with God, hanggat di nangyayari yon, hindi ka nakukontento. Kahit ang dami mo nang tinanggap nito, kahit may bago kang Air Jordan, wala kang pakialam. Hindi yun ang iniisip mo. May magbigay man sa iyo ng iPhone 16. 1 terabyte. Fully paid. Titanium. Para sa iyo, it's just another phone. Hello. Kasi nga there is something more important for you. And what is that? The presence of God. Yun ang talagang hinahangad mo. Lord, pupunta ako kasi I want to experience you. I want to get a taste of your glory. Lord, dinabaling gumastos ako. Ang mahalaga sa akin, ikaw. Maranasan kita sa buhay ko. Why? Kasi nga, yung heart and mind mo, sold out sa Panginoon eh. Sobra. Kaya, becoming grateful is not a small thing. It's not a simple matter. It may start that way. But when you make it a lifestyle, it will grow. It will have a fresh meaning, a deeper meaning para sa iyo. Psalm 100 verse 4. Sabi sa Bible, enter his gates with thanksgiving. Go into his courts with praise. Give thanks to him and praise his name. This describes the temple. The tent of meeting. Sa mga Israelites noon, they would always enter through the gates and they would always bring an offering. Whatever that is, a couple of doves or a lamb, kung ano man yung offering. But ang mahalaga sa kanila, mga kapatid, is to be able to enter. Alam niyo, the reason why they want to enter, it's because they know that within the confines of the temple, there is a chance that they can encounter God. Kaya kahit yung mga priests nung araw, nung mga panahon nila, yung mga Levites, they take turns in taking care of the inner court. Kapag turn mo na, they see it, they view it as a privilege, high privilege. Kasi kapag nandun na sila, taking care of what's inside, naniniwala sila, there's a very good chance that they can encounter the presence of God. It's not merely doing the things that they need to do. Ang mas excited sila doon sa opportunity to really encounter the presence of God. Kaya, let us enter. Let us enter with thanksgiving. And let us be excited that as we enter with thanksgiving, we can encounter the presence of God. And I tell you, the experience will always change you. It will always improve you. Grabe. Kaya nga, mga kapatid, as we end this sermon series, mga kapatid, I really want to encourage you, always show your gratitude to the Lord. Start with that. You may start with simple and small steps.
Pero pag merong consistency, the key word is consistency. When you do it regularly, talagang it will grow bigger and bigger. It will not remain the same. It will not remain simple. It will not remain small. Unti-unti mapapansin mo, palaki ng palaki ng palaki yan. At habang nangyayari yun, palaki ng palaki rin yung benefit na matatanggap mo from the Lord. Including experiencing the glory of God. Can I ask everyone to please stand? I want to ask you, sino dito ang gusto mo, at least kahit na konti man lang, you're thinking, I want to experience the glory of God. Pwede ba taas mo yung kamay mo? Ayan, amen, amen. And to me, not just as a pastor, but more so as a Christian, that's one of my greatest dreams. To experience the glory of God. Kaya nga ako, isa sa mga pangarap ko, yung prayer na tinuro ni Jesus do sa mga disciples niya. Kung paano sa langit, gayon din sa lupa. Kasi ano ba nando sa langit? Ang pinakamagandang view na makikita mo sa langit, hindi bagay si Jesus. Siya yung pinaka-sentro. Sa kanya nagmumula yung liwanag. Sa langit, walang gabi. Maghapon, magdamag, maliwanag. Because the light comes from the Lord. Eh sabi, doon sa prayer ni Jesus, kung paano sa langit, gayon din sa lupa. Can you pray with me? Heavenly Father, we want to pray that prayer, the one that you taught your disciples. Kung paano sa langit, gayon din sa lupa. Because heaven is filled with your glory. We ask you, O God, fill this world. Fill this mind of mine. Fill this heart of mine with your glory. We want to experience you. I want to experience you. I want to be filled with more of you. Tulungan mo kami to take that simple step of being consistent in showing gratitude to you, being thankful to you, because we want to experience you in our lives. We want to highlight your glory in our lives. Sing it again.
wala kang katulad. We don't want that to be just a song, another song that we sing. We want it to be an experience, Lord. We want it to be a reality for us, O God. That our hearts will truly understand that there is no one like you. Wala kang katulad, Panginoon. And that eagerness will keep on growing, Lord God. The excitement will keep on growing. The excitement of encountering you, of experiencing you, and of being in touch, Lord God, with your glory. Kaya Panginoon, patuloy na maghari ka sa puso namin. At patuloy na makita namin, Panginoon, ang kabutihan ninyo sa aming buhay. So that gratitude will turn into worship. And we will not stop until we get a full experience of your glory. Hallelujah. Thank you, O God. We bless you. In Jesus' name, this we pray. Amen. Amen and amen. Praise God. Amen. Sige, you may now take your seats. Nako, LSS ko na yung buong linggon to. Wala kang katulad. Naguhugas kang pinga, wala kang katulad. Woohoo! Ganda, grabe. Sige, inumpisa na ni Pastor Rebuke eh. And because I love you, yan, I'd like to read to you Hebrews 13 verses 5. Verse 5, I mean, yan. It says here, don't love money. Be satisfied with what you have, for God has said, I will never fail you, I will never abandon you. Amen. It's just a reminder. Okay? Kamusta ba yung decision making mo? Kamusta ba yung spending mo? Ito. Kamusta ba yung pagsunod mo sa Lord pagdating sa tithing? Amen. Nag-a-apply ba yung may discount? May coupon? Inflation. Minsan, ano, sabi, tapos ito pa ang linya, classic to. Huwag kayong mag-alala, ginawa ko rin to eh. Lord, naintindihan mo naman eh. Yan, diba? Alam mo naman, ano, Lord eh. Tapos, mangangako ka pa, promise, pag nag-increase, eh, ganun ka pa. Promise, Lord, pag ako na-promote, oh, promise, labi, marami ka pang ganun. Lalaki pa, ibibig, eh. Siguro iniisip ko noon, sinong niloko mo? Nakikita ko yung puso at isip mo. You know, buti na lang talaga ang Lord. Sobrang loving and forgiving, ano? So, sa atin ngayon, which do you love more? Do you love money or do you love God more than money? It's something that we should ask ourselves. When you say, I love God more than money, how is your tithing? How is your giving? Do you know that giving starts from the 90%? You're not giving when you're paying, actually paying your tithe. Kasi tithe, it's not our money, it's God's. So that's 10%. 90%, from the 90%, dun tayo kukuha nung pang-giving natin. Ano yung giving? Ah, ano ba yung, ang dami naman, daming mga ano, ano. Yung giving, you know when the Lord prompts you, anak, bigyan mong pamasahe to. I want him to go to church. Anak, itong taong to, gutom na yan kahapon pa. Yung ginamit niyang pamasahe, kaya hindi siya nakakain. You know, may prompting na ganun. O kaya, minsan out of the blue, without any explanation, abutan mo yan. Pero yung alam mong ano, you're so at peace. Sige Lord, di ko naintindihan bakit. Pero sige po, bibigyan ko.
And you'll be surprised. Yung isang gesture mo na yon, yun pala yung turning point ng tao na kaya siya hindi pumitaw sa Lord, kaya hindi natuloy yung pag-suicide niya. Doon niya naranasan, hindi pala ako nakalimutan ng Panginoon. So you know, do you love money or do you love God even more? Let it show with the way we give to the Lord and let it show with the way we follow Him. Let's pray. Lord, salamat for the opportunity na kami ay kumita ng pera, may allowance kami, may pambaon kami, may salary kami, meron kaming kinikita sa negosyo namin. Lord, salamat. All these things, Father, come from You. And even, Lord, yung mga bonuses, yung mga iba pang ways para kami ay kumita, mga kliyente na dinadala mo sa amin, Panginoon, Lord, lahat ng ito galing sa Iyo. And I pray that as You are being faithful, may You find us faithful as well. Help us not to look at what we have. Help us to be satisfied with what You are giving. And help us to fix our eyes on You, the source of every bit of blessing that we have. So Lord, help us to give You back what is Yours. And help us to give You with grateful hearts. Hayaan mo, Lord, that as we give, let it also become a gesture of our deep worship for You. In all these things, we give You praise and thanksgiving. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Yeah, let's thank the Lord. Yeah, hey, let's again thank Him and give our tithes, offerings, and pledges. Please, as announced a while ago, if you would like to give for our anniversary or gifts to the children or probably sa campus ministry, ang campus ministry po, ba, meron kayong mga board games or may mga, you know, whatever you have that can be used as a center. Ayan, magsabi lang po kayo. For those who will give, please give us online through BDO, Maya, or GCash. Give us a screenshot of your giving at pakilagay din po yung purpose, okay? Para alam po namin kung para saan yon. God bless you again. Sabi po sa 2 Corinthians, verse 1-2, sapagkat ang lahat ng pangako ng Diyos ay natutupad kay Kristo. Kaya sa pamamagitan niya, sinasabi nating amen bilang papuri sa Diyos. So tara po, sabay-sabay tayo magbigay papuri at pagsamba sa ating Panginoon. Hey! Kabutihan mo, Diyos, ay susunod, susunod sa bawat araw ko. Sa salita mo, O Diyos, pagmamahal mong lubos, ay nahayag at nakamit dito sa buhay ko. Ang katapatan mo, ang nakita ko, sa bawat araw ng pagising ko. Laging nadarama, bugas mong pagsinta, sa bawat araw nakapiling ka. Pangako, pangako mo ay narito. Pangako, pangako mo'y magpapatuloy. Pangako, pangako mo'y di magbabago. Di magbabago. Di magbabago. Kabutihan mo, Diyos, ay susunod, susunod sa bawat araw ko. Ang salita mo, O Diyos, pagmamahal mong lubos, at nahayag at nakamit dito sa buhay ko. Ang katapatan mo, ang nakita ko, sa bawat araw ng pagising ko. Dahil nadarama, bukas mong pagsinta, sa bawat araw na kapiling ka. Pangako, pangako mo ay naririto. Pangako, pangako mo'y magpapatuloy. Pangako, pangako mo di magbabago. Di magbabago.
kapayapaan mo ang nakita ko sa bawat araw ng pagising ko. Laging nadarama bukas mong pagsinta sa bawat araw na kapiling ka. Ang kapayapaan mo ang nakita ko sa bawat araw ng pagising ko. Laging nadarama bukas mong pagsinta sa bawat araw na kapiling ka. Pangako, pangako mo ay narito. Pangako, pangako mo magpapatuloy. Pangako, pangako mo di magbabago. Di magbabago ang iyong pangako. Di magbabago. Lord God, we thank you because you are the God who never changes. Maraming maraming salamat, Panginoon, na yung mga pangako mo noon, hanggang ngayon, Panginoon, pwede namin panghawakan. Kaya Lord God, help us to be more confident in you. Help us to be faithful to you, Lord God. Kaya tulungin niyo rin po kami, Panginoon, that all throughout this week, all throughout our lives, we will also show, Lord God, na yung puso namin hindi rin nagbabago para sa inyo. Laging magpapatuloy, laging nag-aalab, laging nagtatapat para sa inyo, Panginoon. Father God, ingatan niyo po kami for the rest of the week, and we pray, O God, that in everything that we will do, we will experience, we will get to show gratitude to you, O Lord. Maraming maraming salamat po sa araw na ito. All these things we pray in Jesus' name. Amen, amen. God bless everyone. Ingat tayong lahat. Yeah.
that's the concept for this year sa mga pastor. Di ba? Napaglaruan po kayong lahat ngayong year, di ba? So next year, iba naman. Iba naman. Iba naman. Mga walang galang. No? Ayan. So obviously, you know, we are celebrating a very special occasion. Yes. No? Kasi, actually, hindi ngayon, noong Tuesday, nag-birthday ang ating pastora. Yes. Ayan. And woo! Of course, we want to celebrate that milestone with her today. Yes, sige, tama. Patatagalin pa ba natin? May isa pa. May isa pa. Sige, go. Ang ating very... Wait, may script ako dito. May script. Ayan. Super efficient. Wow. Do you agree? Always available yes. And reliable. Papahulaan natin sa kanila yes. To. Sino to? Sige. And nafo-foresee agad ang mga needs. Ah, nafo-foresee yes. Agad. Sige. Yan ay... Ay, manghuhula. Manghuhula pala. Yeah. At ang ating, of course, ang ever yes. Beautiful. Wow. Wonder Dar. Ayan, yes. Ang sa so, birthday last. Yes. Last Friday lang. Last Friday. Yes. May so, we call on? Yes, Pastora M and Ate Dar. Wonder Dar. Ayan. Credit sa description kay yes. Ate Berna. Itong dalawang to, one way or another, na-touch talaga ang yes. Buhay ng bawat isa sa atin. Sige po, sa gitna po kayo. Hindi yes. Po namin birthday ni Ann. Yes. Ganito, gamit na po kayo. Sige, may we call on? Habang kumakanta sana ang church. Diba? Yes! Oo, gusto niyo bang kumanta ng happy birthday? Kakanta kayo, kakanta ako. Day to you. At pumapasok happy. Ang ating mga kids. Abundantly, Lord God, to the point na mag-overflow not only on their personal lives, but even, Lord, sa life ng family nila and all the people that is surrounding them, Panginoon. And as you continue to use them as exemplary leaders of this church, I pray, Lord God, that you would continue to direct their paths, Panginoon. I pray that your plans for them will just continue to unfold, Lord God, because we believe, Lord, that there's more that is in store for them, Panginoon. I just pray, Lord God, that yung commitment nila to just really follow you would just, i-honor mo lang yon, Panginoon, because, Lord, their passion, Lord God, in just really advancing your kingdom is just really full of zeal and passion, Lord God. We love you, Lord. We praise you and glorify you again for these lives of these women. In Jesus' name we pray. Amen! 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 Go muna. Sige po. Sige.
Sige, blow daw po muna. Go, Lucas. Yes! Avatar, ayun. Siyempre. And of course. May ibibigay pa po ang ating ever-beautiful nurse. Ayan, yes. Lula Crit. From Rock of the Nations. Yes. Yes. Congratulations. Ayan. May we call on din yung sa family para magkaroon tayo family picture din. Abo, habang lumalapit yung family, anong prayer mo, Ate M, bago mo binlog? Bago ko binlog. Sana i-blow nila o Lucas. So, yun I came across a passage this yesterday, I think, or this morning. You know, serving the Lord becomes so easy. You know why? Because we have a loving church like you. So thank you for being who you are, aww, for loving God unconditionally. You know, serving God becomes so easy and becomes so natural kapag ang kasama mo naglilingkod ay katulad nyo. Thank you for loving us. God bless you back. Sa lahat po ng paki, kasi alam nyo, hindi ako yung hindi. Di ba? Tsaka sa lahat po ng reaction, ting nagtataray ako. Kasi ang kalat ng church. Di ba? Thank you for understanding na yun po ang trabaho ko. Di ba? At salamat po sa pagmamahal. Grabe. Yes. I never felt a church like this before. Dito woo! Lang po talaga. Woo! I love you, my RN family. Yes! Thank you! Sa mga hindi po nakakalam, sabay-sabay tayo. For the glory of God! Woo! Okay, yun. Sige po, may yung call on ng families ko para po po mag-picture. Family ko daw, nag-iisang family ko. Tara, Ben! Tara, Ben, picture daw! Naiyak ko. Asawa ko naiyak ko. Tara na. Sige po, Kuya Ate Jeromel. Ang hirap pahawakin ng mic neto, hindi binabalik. Sige po, tinatawagan po. Eh, dalawa lang dapat talaga yung mic. Hindi na babalik eh. Ayan, sige, picture sige lang po. Yonihi. Yee! Birthday, hindi anniversary. Bakit? Huy. Bakit may ayi? Huy. Thank you, church. Of course, if you want to share, no, or bless Ate Darren Pastora M, feel free na lumapit yes sa kanila later. Yan. Kung hindi man physical cash, we have online banks, GCash, BDO, yes, and Maya. Lunch, pang-lunch, ganun. Pang-lunch, ganun.